Nung nakakaraan po ay meron po tayong tiningnan. Ang tiningnan po natin dito ay yung Living with a Purpose. Ito po yung series ng mensahe. At napakahalaga po na ang buhay natin ay alam natin kung saan tutungo. Ano yung lagi nating narinig kay Presidente Duterte, yung destiny. Pero alam nyo, yung destiny na yan, ang Diyos ang may hawak. At hindi yan yung palagay ng tao. Meron pong nakasulat sa salita ng Diyos na iniliwanag niya, sabi niya, "For I know the thoughts that I think towards you," sabi ng Panginoon. Says the Lord of hosts, sabi niya, "Thought of peace and not of evil." Thought of peace, sabi niyo yan, "Thought of peace and not of evil." Ang kanyang, para tayo magkaroon ng, tiyan nyo, pagka ikaw ay merong peace, siguradong meron kang siguridad. Amen po? Pagka ba ikaw ay payapang payapa, ikaw ay merong siguridad, secured ang iyong puso. At kay Lord, lagi tayong secured. Amen. Nasa kanyang ating security, hindi sa insurance, kundi sa assurance ng Panginoon, "I know the thoughts that I think towards you," says the Lord. "Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Pagka meron tayong inaasahan sa Kanya, meron tayong expectation sa Kanya, meron tayong kapayapaan. Pag ikaw ay lagi nag-iisip ng negatibo at hindi mo alam kung saan katutungo at ang trouble o problema na lagi namang meron tayo, sino po ba nakaranas na ng problema? Pakitaas ang kamay. Okay. Doon natin matetest. Itong sinasabi niya, "To give you thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end," bibigyan ko kayo ng mapayapang dulot. Expected. At yung expectation natin, laging para sa kanyang kaluwalhatian. Meron pong isang tao na ang ginawa niya, sumulat siya sa 250 na mga philosophers. At ito pong mga philosophers na ito, at saka mga philosophers, intellectuals, mga writer ng books, kanya pong sinulatan, at ang reply niya sa kanya, ang tanong niya, ano ang purpose ng buhay? So yun po itinignan natin yung kauna-unahang bahagi, yung part 1 ng ating Living with a Purpose. Bakit ka ba nabubuhay sa mundo? At maraming mga tao nawawalan ng direksyon sa hindi niya pagkaunawa, ano ang purpose ng buhay? Sumagot ngayon itong mga philosophers. Ano ba ibig sabihin ng philosophers? Yung philosopher po, ito po yung study, pinag-aaralan niya kung ano ang buhay at kung ano ang purpose ng buhay. Kung ano yung, kung paano siyang mabubuhay ng maayos dito sa mundo. Yun po yung mga philosophers. May kinalaman ito sa pamumuhay. At itong mga philosophers na ito na sumagot dito sa sumulat, tingnan niyo po. Philosophy, okay, tingnan niyo po. "The study of ideas about knowledge, truth, and nature, and meaning of life." Okay? "A particular set of ideas about knowledge, truth, the nature, and meaning of life, etc. A set of ideas about how to do something or how to live," kung paano tayo namumuhay. At napakaraming mga tao na hindi alam ang purpose niya. Ang pinagkakamali niya, ito po, ang kanyang pagkakamali, ay siya ay naku-confuse dun sa success at saka dun sa purpose. You could be successful in your career, pero hindi mo nahihit ang purpose. Kaya, sabi niya, bakit kaya ganito ako? Nasa akin ang lahat. Marami akong pera, marami na akong na-acquire na properties, tagumpay na ako sa aking career, nakatapos ako ng pag-aaral, ako'y summa cum laude, ako'y presidente ng isang kumpanya. Pero bakit ganito? Parang may kulang pa rin sa buhay ko. Hanggat hindi mo naiintindihan ang buhay, parang ito ay walang meaning sa iyo. At hahanap-hanapin mo kung ano ang kahulugan ng buhay at kalimitan, hinahanap ito'y sa kasino. Pag marami ng pera, sa kasino. At yung iba namang mga tao, ang hinahanap ito ay sa iba-ibang bagay kung paano bibigyan kasiyahan ng kanyang sarili. At kalimitan, sa paghahanap niya ito sa kanyang puso, ang lagi pong payo ay hanapin mo yan sa iyong puso. Kung ano sinasabi ng iyong puso, marami akong naririnig. Kamakailan lang, mayroon akong nakausap eh. Sabi niya, yun po ang dinidikta ng aking puso. Eh may problema tayo doon. Sabi dito, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Sabay-sabay po. "The heart is deceitful above all things and desperately wicked.
ang heart pala ng tao is desperately wicked. Marami tayong mga wickedness sa ating mga puso. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya kung iniisip mo, maraming mandaraya sa mundo, huwag kang titingin sa puso mo. Yan ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay. At lubhang napakasama. Sinong makauunawa nito? Kaya tinan niyo ang tugon. Verse 10. Akong Panginoon, sabay-sabay, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. At pag hindi natin hinanap sa Diyos, hindi natin masumpungan kung ano ang layunin ng Diyos, kung bakit ka nabubuhay. Ako'y nabubuhay para sa anak. O nakatapos ng lahat ng mga anak. Nag-aaway na silang mag-asawa. Wala na yung kanilang purpose kung bakit sila ay nagsasama. Ako naman ay nabubuhay lang. Pinakikisamahan ko lang naman itong aking asawa dahil sa aming mga anak. Ay nung nawala ang anak, wala na yung pag-iibigan sa kanilang dalawa. Kaya pag hindi natin nakita yung purpose, tinan niyo po, pati ang pagsimba, pati ang paglilingkod, pati yung ating pagiging leader ng isang church, hindi na yan maging buhay sa iyo. Napakadali mong iwanan ang mga bagay pag wala kang dahilan. Amen po. Napakadaling yung lakad mo, madali kang mag-back out, madali kang bumalik sa pinanggalingan mo dahil walang purpose, walang direksyon ang tinutumbok mo. Ang direksyon natin, ayan Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Tinan niyo po, kailangan natin ng model. Kailangan natin yung model. Yan ang dahilan kaya ganyan ang sapatos mo. Okay? Yan ang dahilan kaya ganyan ang rubber shoes mo, kamukha ng kay Michael Jordan, yung nag-i-endorso. Yan ang dahilan kaya ganyan ang kulay ng buhok mo. Ang style ng buhok mo. Natatandaan niyo yung itong kapanahon ng ko, 1960s, nung ako'y teenager. Ang buhok ng mga babae, yung mga paganyan, at saka may bangs. Okay, natatandaan yun? At saka, yung mga lalaki naman, peace man, panahon ako ng hippies. Kaya, ibang style ng aming kapanahunan, ng kapanahunan ko. Eh ngayon, iba na pati lingwahe. Amen po. Nauuso ngayon yung mga bagong salitang mga pasaway, okay, yung mga praning, wala sa amin yung panahon yung mga salitang yun. Naiiba, iniiba ng panahon, pero meron tayong model na sinusundan. Kaya ako natutong magsigarilyo, sinusundan ko yung mga kuya, yung mga matatanda, yung mga binata. Gusto ko nang maging binata, sinusundan ko sila. We need a positive model. Siyempre, ang ating modelo ay si Jesucristo. Amen. Sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sino ang dapat nating tularan? Si Jesus. Ngunit si Jesus ay nasa kanang kamay na ng Ama. So meron tayong dapat tularan. At ang sabi ng Apostle Paul, ito ang kanyang mensahe sa atin. Titingnan natin dito po sa Philippians. Okay? At titingnan natin doon mula verse 12 hanggang verse 21. At titingnan natin dito yung kanyang lifestyle na pwede nating i-consider. Higit pa sa manual, manual, yung binabasang manual tungkol sa buhay, ang kailangan natin dito ay model. Kaya si Jesus Christ ang ating model na nagkatawang tao. Siya naman ang sinusundan ni Apostle Paul. Kaya pangalawa sa Panginoong Jesucristo, si Apostle Paul, marami tayong matututunan. Kaya ito pong Philippians 3, verse 12 to 21, classic. Tandaan po ninyo ito. Lagi ninyong isa puso. Sa susunod po, nasa ibang tema na ang ating living with a purpose. Pero dito tayo matatapos. Yung pong mga tatlong nakaraang narinig ninyo ay introduction para po dun sa unang layunin ng Diyos sa iyong buhay na titingnan natin sa isang linggo. Amen po. Ito po ang autobiography ni Apostle Paul. And we will learn from him. Matututo tayo sa kanya. Manalangin po tayo bago tayo magsimula. Oh, Heavenly Father, tulungan niyo po kami na magkaroon ng kababaang loob na kami po'y makinig sa mensaheng iyo pong inihatid sa amin sa pamamagitan ng iyong tagapagsalita. Meron kang tagapagsalita, ngunit ikaw ang mangungusap, Panginoon. Sabihin niyo sa kanya, Lord, mangusap ka sa puso ko. Tulungan niyo po ako sa kahinaan ko. Nais ko pong magbago para sa iyo at magbigay kaluwalhatian sa iyong kadakilang pangalan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Okay, so atin pong babasahin, dito po ikot yung ating mensahe sa autobiography ni Apostle Paul. Buhay ng isang mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, it is worth na ito'y ating tingnan at sundan. Amen po. Alam niyo, pag sinunod natin ng Panginoon, hindi ka magsisisi sa buong eternal na buhay mo. Amen po. Wala tayong pagsisisihan sa Kanya. Hindi masasayang ang ating buhay na inialay natin sa Diyos. Amen po. Sayin natin. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, go. Hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may isa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko, ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungkol sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutuhan. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami, ang gawin ninyong huwaran, masa ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagat ang dinidiyos nila ay hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan mula roi. Hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas. Pagdating na araw na yon, papaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Hindi ipinaglihim ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, dito sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Pag tayo nakipag-isa kay Kristo, nakipag-isa, nakisama, nakipag-partner sa Kanya, sabi niya rito, tayo ay magkakaroon ng katagumpayan. Sabi niya, meron kayong kapigitian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyong inyong loob, laksan ninyong inyong pananampalataya na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po. At marami sa atin dito ay nagkaroon ng napakaraming karanasan. Sino rito ang nakaranas na ng mapapait na karanasan? O, pakitaas lang po ang kamay na nakaranas ng mga mapapait na karanasan. Okay. Mahilis sa pinakbet. Marami tayong mga mapapait na karanasan. At yung ating mga bitter past na ito ay nais ng Panginoon na sa umagang ito, magkaroon na ito ng solusyon sa ating buhay. Amen po. Ito'y mabigyan na natin ng tuldok. Maperyuda na natin. Amen po. At meron pong dalawang bagay na ikaw ay pagpipilian. Bibili ka ng mga aklat na may kinalaman sa buhay, philosophy, yung how-tos, how to manage your relationship with your wife, how to manage your relationship with your husband, how to raise up your children. Meron mga how-tos na books at kung paano tayo ay mga magiging successful. Unfortunately, hindi lahat ng sumusulat na ito ay meron pang makikitang track record ng katagumpayan. Kaya napakaraming gumagawa lang ng mga aklat, mga authors ng mga books na hindi naman siya model nito. Bukod sa manual, ang kailangan natin ay model na masusundan. At wala na akong may hambing sa inyo kundi ang ating Apostle Paul. Siya lamang ang ating titingnan. Kaya kung siya ang ating titingnan at magtutuon tayo dun sa mga lessons in life na kanyang napagdaanan,
tiyak na meron tayong matututunan. Amen po ba tayo doon? Hindi si lolo't si lola. Totoo, meron tayong matututunan kay lolo't kay lola, kay tatay at kay nanay. Amen po. Higit sa kanila, pangalawa sa ating Panginoong Jesucristo, si Apostle Paul ay napaka-brilliant at napakarami nating matututunan. Amen po. Sino ang model mo? Yun ang importante. Sino ang sinusundan mo? Kaninong prinsipyo ang ikaw ay nananangan at tinutupad mo sa iyong buhay? Sabi ni Apostle Paul sa Philippians 3:17 ay ganito, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Sabay-sabay. Okay, sabay-sabay. Okay, basahin po ninyo. Sa halimbawang ipinakita sa kanyo, kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Ito po, sinasabi niya upang tayo ay magkaroon ng guidelines, upang tayo ay meron tingnan sa ating buhay. Amen po. Hindi yung kapitbahay natin na may mansyon, na may magagarang auto. Hindi yung mga artista na pagkagaganda. Pero tinan nyo, napakaraming mga pangalan in-involve, mga addicts pala. Yung iba pala sila ay nai-involve sa drugs. Kahit nakikita natin dito na yung tinitingnan natin sa malayuan na siyang huwaran, lumalabas na hindi ito ang dapat nating tingnan, kundi yung talagang sumunod at namatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Si Apostle Paul ay nagbigay sa atin ng pattern. Ang mga mahusay na manggagawa ng damit ay merong pattern. Alam mo yung mga brands, merong pattern ng buhay. At ang pattern ng buhay natin, yung dakilang manlilikha natin ay ang Diyos. At pag yun ay nakuha natin, nasundan natin, yung pattern na ito. Amen po? Meron ditong pamamaraan, key, susi, para successful living, para tayo magkaroon ng buhay na meron direksyon, may purpose ang buhay natin. At ito ang titingnan natin. Meron tayong apat na bagay titingnan ngayong umaga. Amen po? Apat. Ito yung unang-unang, yung last time ang tiningnan natin dito ay ganito po. Meron tayong tiningnan doon na what does it takes? Ano ang kailangan nating gawin? What does it take para tayo ay mamuhay ng mayroong purpose? Anong kailangan gawin? Ang kailangan dito, unang-una, matutunan natin ay discipline. Amen po? Discipline. Sabihin niyo yan. Discipline. Ang taong walang disiplina, hindi nakakatapos ng pag-aaral. Ang taong walang disiplina, hindi nagiging successful maging sa kanyang karir. Kailangan natin ay discipline. So ano-ano itong discipline? Dalawang bagay ang tiningnan natin ng isang linggo. Dalawang bagay na discipline. Ang una is the discipline of letting go. At ang pangalawa, yung discipline na putting first things first. Ilagay mo yung una sa dapat mauna. Hindi yung nalilito ka. Nakikita niyo po ba na maraming natataranta sa ginagawaing bahay? Nauuna niya ang hindi dapat. Hello, nandiyo pa ba tayo? Linis ng linis, linis ng linis. Dumating na yung mga anak, dumating na yung asawa. Sabi niya, oh, nasaan po yung ating lunch? Nako, nawili ako sa paglilinis ng CR. Sa mga bagay, meron talagang dapat na unahin tayo. Amen po. At dito, marami tayong matututunan sa ating pong titingnan. So, nandito ngayon tayo sa principle o discipline of letting go. Okay? Titingnan natin yung mga bagay na ano dapat nating i-let go. Sa linggong ito, letting go. Amen po. At makita natin kung ano ang dapat nating i-let go sa ating buhay. And number one, be humble. So, anong ibig sabihin nito? Ano ang dapat mong i-let go? Let go of your pride. Itong yung let go, kung titingnan po natin sa salitang naek, ito yung mga hayain na sa buhay mo. Sabihin nyo yung word yun, hayain. Hayain na. Let go. Hayaan mo. Hindi ibig sabihin ito, lilimutin mo dahil hindi mo naman talaga malimot ang mga bagay na nangyari sa buhay mo. Amen po ba tayo doon? So ito yung let go. Ile-let go mo, hayaan mo na, at magkakaroon ka ng admission sa buhay mo. Tatanggapin mo, ile-let go mo. I-admit mo rito yung iyong mga pagkakamali. Sino po rito ang nagkamali na? Okay. So ngayon, pag nagkamali ka, anong nangyayari sa iyo? Kalimitan sa pagkakamali mo, hindi mo malimot ang napakatinding pagkakamali mo sa buhay. Dahil nagkamali ka sa investment mo, nagkahirap-hirap kayo.
at nagsisisihan kung hindi dahil sa ganyan. Lahat ba naman ang ating, lahat ba natin ang kinita natin yun, lahat ng ating pera, inimbest mo rito sa isang inaakala mong malaki ang kita. Pagkatapos, scam pala. Look what happened to us. Naubos lahat ang pera natin at mabubuhay na lang kayo, hindi nyo may let go. Sisihan kayo ng sisihan. Amen po. So, let go of your faults, of defects, yung mga pangyayari sa iyong buhay, at inventaryohin mo, ano ba ang mga bagay na dapat mong i-let go sa buhay mo? Ano bang mga bagay sa buhay mo ang dapat mong hayain na? Hello, nandiyan ba tayo? Ano ba yon? Sabay-sabay nga sa katabi mo, sabi mo, ano ba sa buhay mo ang dapat mong i-let go? Take an inventory. Tingnan nyo, inventaryohin mo, ano yung dapat mong hayain na sa buhay mo? Ano yung dapat mong alisin na sa buhay mo? Pabayaan mo na. Huwag mo nang pabalik-balikin pa sa buhay mo. Amen po. Amen ba tayo doon? Wala ka nang magagawa sa iyong nakaraan. Pag nangyari na, wala ka nang magagawa doon. Pumasok ka sa isang deal na may utang na mataas ang interest. Hanggang ngayon, binubuno mo yon. Okay? So, hirap na hirap ang iyong kalooban sa iyong mga pagkakamali. You made a mistake. Meron kang fault sa iyong buhay. Meron kang nagawaan ng isang pagkakamali na naruin ang kanyang buhay, ang kanyang direksyon. Ang anak mo, ibinuyo mo ng ibinuyo na mag-asawa sa isang lalaking akala mo'y tama sa kanya. Pagdating ng araw, hindi pala. Maraming mga tama sa ngayon, pero bukas ay mali na. Amen po. Maraming tama kahapon, pero ngayon ay mali na. Nag-get you ba ang sinasabi ko? Kailangan matutunan natin paano natin i-handle ang ating mga faults. Tignan niyo po, si Apostle Paul ay ganito. Sa Philippians 3, verse 12 to 13. Okay, tumingin muna kayo sa akin, bigyan ko po kayo ng background. Ito pong si San Pablo o si Apostle Paul. Ito po, ang pangalan niya dati ay si Saul. Saul of Tarsus. Itong si Saul, ito po'y isang nangunguna sa isang relihiyon ng mga Pariseo. Ang tawag niya sa kanyang sarili ay Pariseo ng mga Pariseo. Kahit ang ginagawa niya ay ipinagtatanggol niya ang kanyang relihiyon na ganyan tayo nung araw. Ipinagtatanggol mo ang iyong relihiyon. Hindi niyo ba napupuna na naguubos ng pera sa telebisyon ang mga tao dahil sila ay pinagtatanggol ang kanilang relihiyon? Kami ang mas tama kaysa inyo. Hello, nandiyan ba tayo? Milyon-milyon ang inugugol para patunayan na sila ang tama, ang iba ang mali. At habang tinitingnan natin po ang pagkakaligtas sa atin ng Diyos, maunawaan natin na hindi natin ito dapat pagtalunan. Ang dapat natin ito ay hakbangan. At makakahakban ka lamang sa paraan ng Diyos kung ikay marunong magpakababa. Yun ang unang-unang hakbang, humility. Let go of your pride. Si Apostle Paul, dahil dumating ang Panginoong Hesukristo na nagtuturo ng iba sa kanilang relihiyon, iba sa kanilang pamamaraan, galit siya. At inaatake niya ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Pinapatay niya. Hinuhuli niya, pinapersecute niya. Kaisa siya doon sa mga bumato kay Stephen, isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw si Apostle Paul at bigla ka naging Kristiyano, at pagkatapos makakaharap mo yung iba at lagi sasabihin sa iyo, hindi ba ikaw yung si Saul of Tarsus? Hindi ba ikaw yung umatake sa church? Hindi ba kayong kumalaban kay Hesukristo? Laging ang mga tao ay napakahilig magsalita ng put down, ibababa ka. Meron na ba nagsabi sa inyo, akala mo ba kung sino kang banal? Kung magsalita ka, share-share ka sa amin ng Jesus mo. Meron naman nagsalita sa inyo noon? Kilala naman kita. Ikaw naman ay dati ganito. Ikaw naman ay dati ganyan. Ikaw naman ay talamak sa bisyo. Ikaw, maraming sasabihin sa iyo ng iyong nakaraan. Amen po ba tayo doon? Si Apostle Paul ay gayon. Katulad din natin na marami tayong nakaraan na nakakahiya. Marami tayong nakaraan na nakakapandiri. Marami tayong mga nakaraan na inaatake ang ating kalooban. Pero meron siyang pamamaraan kung paano yung i-handle yon na may kababaang loob. Ito po. Verse 12 hanggang 13. Sabay-sabay po. Hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako ay ganap na.
Ngunit sinisikap kong may sakatuparan ang layon ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. O, ano po ang tinuturo sa atin ito? Verse 12, tinan niyo po. Sa verse 13, okay, tinan niyo po. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay. Tinan niyo yun. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa hinaharap. So meron siyang pamamaraan sa buhay na worth na ating i-consider at tingnan. At ito ay ang kababaang loob. Ito ay ang pag-amin. Amen? Amen ba tayo doon? Ito yung pagtanggap ng ating mga kamalian. Na nung araw, lagi nating ipinagtatanggol ang ating sarili, pero panahon na para aminin mo ito, tanggapin mo ito, at magpakababa ka. Malapit nang bumalik ang nagtuturo sa atin ng kababaang loob, ng humility, ang Panginoong Jesucristo. Noon, siya nakasakay sa donkey. Pagbalik niya, nakasakay na siya sa kabayong puti na mula. Amen po. Hindi na siya kapareho ng dati. Siya dati, siya ay ginudge. Pero pagbalik niya, ang salita niya ang magja-judge. Kaya atin pong tingnan ang kanyang pamamaraan. Hindi sa nakamtam ko na. So nandito po yung ating tinuturo sa atin dito na we need to grow. Sinulat ni Apostle Paul ang napakaraming bahagi ng New Testament. Marami siyang exposure sa spiritual realm. Yung spiritual warfare. Napakaraming encounter niya sa Diablo, si Apostle Paul. Hindi niyo nakikita, pero yun ang kaaway natin. Hindi tayo magkakaaway, kundi ang kaaway natin ay yung hindi nakikitang kaaway. Kaaway ng Diyos, kaaway ng lahat ng nananampalataya sa Diyos. Gets niyo ba ako doon? Kaya pa nag-iisip ka ng kakaiba, negative sa isip mo, alam ng Diyos na yun ang iniisip mo, pero ayaw niya na doon ituon ang iyong pag-iisip. Nais niya tayo, matuto tayong i-let go na karaan, magpakababa sa Diyos at matuto tayo sa Kanya. Amen po. Ito ang aking punto. Ang mga taong successful, amen po, they never stop growing. Sila patuloy na nag-grow sa kanilang pananampalataya. Ini-expand nila ang kanilang pangunawa. Kayo po naman nanampalataya ng Panginoon, huwag tayong tumigil sa pagkilala sa Kanya. Kilalanin, sapagkat yun lang ang way na ang purpose ng Diyos matupad sa ating buhay, yung kilalanin natin ang Diyos na lumikha sa atin. Amen po. Kaibang-kaiba sa ating mga kapanahunan ngayon. Sa kapanahunan natin ngayon, sa mga Christians, pagkausap mo, bakit ba akong dinadalaw ninyo? Dalating yung visitation team, ano? Bakit ba akong dinadalaw ninyo? Ako naman ay naundo nung Linggo. Hello, naanayo ba tayo? Darating yung mga kapatiran natin, init na init, nakapayong, kitang-kita mo, tulong mga pawis. Tapos pupuntahan mo yung mga kapatiran natin na dinadalaw. Bakit nyo ba ako dinalaw? Naiinis pa kasi naabala siya. Nandun naman ako noong Linggo, bakit hindi nyo puntahan yung iba? They seems to have no problem at all. Parang wala silang problema sa buhay. Parang okay lang naman ang lahat. Okay lang naman. Eh, kumusta na po kayo? Kukumustahin lang po naman. Okay ako! Okay kami mag-asawa. Okay mga anak ko. Okay kami lahat. Nag-get siya ba sinasabi ko? Amen. Pero ang nais lang ng group na nagdadalo sa inyo ay ipag-pray kayo. Manalangin. Pag wala kang humility, ikaw ay defensive. Pagka ikaw ay merong humility, may kababaang loob, ikaw ay appreciative. Ina-appreciate mo. Ipinagpapasalamat mo sa Diyos na isinama ka sa church. Ipinagpapasalamat mo sa Diyos na ikaw ay dinalaw at ipinanalangin. Ipinagpapasalamat mo sa Diyos sa tuwina ang mga pagpapala, lalo na pag meron kang nakakain. Salamat po, Panginoon. Hindi ako kabilang sa mga taong walang makain sa oras na ito. Nalalaman niyo po ba na napakaraming mga tao ay hindi kumakain? Ito pang mas malungkot. Merong pagkain pero hindi makain. Hello, nandiyo ba tayo? Ito, kainin mo ang pagkain pustong gusto mo. Wala akong gana. Oh. Na-imagine niyo po, nagkaroon na ba kayo ng ganyan sitwasyon? Na ikaw ay walang gana, lahat ng kinakain mo, sinusuka mo. Napakaraming ipagpapasalamat sa Diyos. At pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo hindi nagpapalalo sa Kanya. Amen.
Imagine, isinama ka nang nagsama sa iyo sa church para ikaw'y mailapit sa Diyos. Nasabihin ko sa inyo ang totoo. Hindi para palitan ang inyong relihiyon. Isinama kayo para ang pagkakilala niyo sa Panginoon ay mas lalo pang lumalim. Sinong gustong mas lumalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos? Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you! Amen! Ang isang mababang loob, hindi sinasabing, oh, tingnan ninyo ang narating ko. Noon, pinupulaan ako ng buong naik. Tingnan ninyo. 1 hectare lot. Malaking church building. Ang daming umaatin. Hello, nandiyo ba tayo? Pag ganyan ang nasa isip mo, nagpapalalo. Pag ikaw ay nagpalalo, ang kasunod noon, pagbaksak. Pride goes before destruction and a haughty look before the fall. Kaya napakahalaga ang humility. Kaya ang number one na dapat nating matutunang i-let go ay ang ating pride. Be humble. Amen po? Ano ibig sabihin ito? Sa Proverbs 28:13, ang nakukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ano ibig sabihin ito? Tingnan niyo po. Ang nakukubli ng kanyang sala, ibig sabihin po nito, defensive. Ayaw umamin ng kanyang pagkakamali. Hindi mo makorek. Ang kalamitan ko pong nakikitang ganito ay yung mga matatagal ng Kristiyano. Yung matagal na sa church. Yung iba ay worker na at leaders na. Once na ito ay iyong ikinorek, biglang tataas ang armas nito. Nakataas ka agad, nakasangga. Defensive. Hindi mo maikokorek pag siya ay leader na. Hindi mo makikokorek pag siya ay may rango na. Hindi mo maikokorek pag siya ay matanda na. Nagigets niyo ba ang sinasabi? Mawawala yung kanyang humility. Ang humble ay yung bago lang mananampalataya. Pero pag matagal na, defensive na. Sabihin mo sa katabi mo, huwag po tayong maging ganon. Sa kabila naman, sabihin mo, huwag po tayong maging ganon. Panatiliin natin ang kababaang loob. The way to go to enter the kingdom of God is humility. Sabi po sa Matthew 5:3, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Poor in the spirit. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Sino pong gustong makasama sa kanyang kaharian? Pakitaas po ang kamay. Let go of your pride. Be humble. Sabi rito, ang nakukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ano ibig sabihin na nakukubli? Defensive. Huwag tayong maging defensive. Ang kailangan po tayo ay maging humble at tanggapin natin ang ikinukorek sa atin ng Panginoon Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Amen po. Transparency is a mark of emotional maturity. Transparency. Yung ikaw ay open is a mark of spiritual maturity. Ikaw ay nagsisimula na ikaw ay mag-mature pag ikaw ay transparent. Oo nga po, Pastor. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako dun sa naging action ko. Patawarin niyo po ako dun sa aking naging desisyon. Ako po ay nagkamali. Gusto ko pong magbago. Okay. Kaya kita ipinatawag, yun ang dahilan. Gusto kong ipag-pray kita. Salamat po, Pastor. Thank you po. Yun ang humble. Yun ang marunong magpakababa. Pero biglang mag-iibang mukha. Bakit ako single out ninyo? Hindi ba't napakaraming mas masasama pa sa akin? Ba't hindi sila ang kinausap niya? Ayan. Pride goes before destruction and a haughty look. Pag kami nagkahiwalay, unreachable. Hindi mo na ito makikita. Alam niyo, ibig sabihin ng unreachable? Nasabihin doon, the number you have called, ano kalagay doon? Ano sinasabi? The number you are called is either unreachable na. Hindi mo ito makontak. Hindi na ito matawagan. Wala na. Hindi na tisisipo sa church. Ikinukubli na ang kanyang sarili. Amen po. Pride goes before destruction and a haughty look before the fall. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa kanyang kabutihan. Kaya defensive ang isang tao. Nais ko pong explain sa inyo. Bakit hindi tayo nagiging humble? Bakit tayo defensive? You want to look good. Gusto mong laging ipipraise ka ng kausap mo, lalo na pastor. Maraming taon na ako'y pinupuri ko, maganda ang ginagawa mo, pero minsan kinukorek ko,
hindi mo gustong maging humble sa oras na yon. Why? You want to look good. Gusto mo maging maganda ang iyong reputation. Reputation is what people think about you. Ang character is the person who you are. So, alin ang gusto mo? Yung tingin ng tao sa iyo? O ang gusto mo ay kung sino kang talaga ay ma-reveal sa iyo at nasa ganun ay makihingi ka ng tawad sa Diyos at magbago? Sino ang gusto ng approval ng tao? Pakitaas ang kamay. Ang tao nag-a-approve sa iyong ginagawa. Sino ang gusto ng approval ng Diyos? Palakpakan po natin ng Panginoon. Yun ang ating i-aim. Yun ang ating goal. So, sa Hebrews 12, okay, titingnan po natin sa Hebrews 12, verse 3 hanggang verse 9. At marami po tayong matututunan dito. Meron pong mga Bible scholars na nag-iisip na si Apostle Paul ang sumulat ng Hebrew. Isa siya sa mga author ng Hebrew. Alam niyo yung author ng Hebrew, mystery kung sino. Hindi yung sinabi kung sino. Pero yung style, yung mga pamamaraan ng mga pangungusap, tingin ng mga Bible scholar, si Apostle Paul yun. Yung style ng kanyang pangungusap, kaya tingnan ninyo. Sabi rito sa verse 3, at titingnan natin hanggang verse 9. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay. Sabay-sabay. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay, upang hinaan ng loob. Ibig sabihin, si Jesus Christ, sinalunga siya ng mga makasalanan. Okay? Pinako siya sa krus, sinampal, pinutungan ng krus ng tinig, sinuntok, binugbog, pinahirapan ang Panginoong Jesucristo. Isip-isipin natin yan. Tingnan natin yung kanyang mga pasakit na ginawa sa ating buhay. Ang pasakit ni Jesus ay napakahalaga para tayo magbago. Amen po. Ang pasakit ng isang taong umibig sa atin, tao, pero don't get me wrong, hindi siya tao lamang, okay? Siya ay nagkatawang tao. Ang pasakit na ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Totoo po ba yan? Hindi pa. Wala pang humampas sa iyo, wala pang nagparusa sa iyo. I mean po, hindi ka pa dumanak ng dugo sa paglaban mo sa kasalanan, pagkipagtunggali natin sa kasalanan. Verse 5, please. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Nakatanggap na kay Jesus. Pero pag tinanggap mo si Jesus, itinuturing ng Diyos, binigyan ka na niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ay sabi rito, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo, anak, huwag kang magwalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Pag ikaw ay kinakastigo niya o pinapalo niya. Amen po. May pamalo rin si Lord at minsan nakakaranas tayo noon. Siya nakaranas na dito ng mga ganung sitwasyon na parang siya ay pinalo ng Diyos sa kanyang mga ginawa. Amen. Merong consequence at pinapalo ka ng Diyos. Ang reason kung bakit kanya pinapalo, ang reason kung bakit kanya ay tinuturing na kaparusahan, pero ang totoo hindi kaparusahan yun. Yun ay discipline na ginagawa ng Diyos. Sapagkat pinarurusahan o dinidisiplina ng Diyos, ng Panginoon, ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang, ano sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Kaya ko pala naranasan yon, itinuturing ako ng Diyos na anak niya. Amen po. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ay pag ikaw ay nakakaranas ng ganon, pag ikaw ay kinukorek, pag ikaw ay kinakausap ko, hindi ko kinakausap, takot akong kumausap sa hindi ko anak. Alam kong lalaban siya sa akin pero nagugulat ako. Pag ikinukorek ko ang anak at nag-iiba ang countenance ng muka, at nakikita ko na iba ang kanyang interpretasyon sa aking mga ginagawa at sinasabing koreksyon. Kaya sabi rito, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito'y nagpapakilalang kay inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak kundi kayo mga anak sa labas. Hello? Amen po ba tayo doon? Yung mga anak sa labas na naririto, huwag kayong malungkot.
Hindi yung magulang natin sa laman ang tunay nating magulang. Ang tunay nating magulang ay yung Ama ni Jesucristo na Ama ng lahat na nananalig sa Kanya. Amen. So don't get me wrong na ikaw ay anak sa labas, kaya wala kang karapatan. Wala, hindi po totoo yon. Tayo pantay sa paningin ng Diyos. Kahit ikaw ay bunga ng rape, mahal ka ng Diyos. Palakpakan po natin muli si Lord. Amen. At kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi ka tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kaya bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin. At sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo'y mabuhay? Ang tinutukoy niya tayo, Ama ng mga Espiritu, ang Ama natin sa langit, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Ang disiplina sa atin ng ating mga ama, panandalian at para sa panlupang hangarin. Pero yung Ama nating nasa langit, pag siyang dumisiplina sa atin, ang nais niya sa atin tayo makabahagi ng kanyang kabanalan. Amen. Nais ng Panginoon, matutuhan nating i-let go, unang-una, ay yung ating pride. Tayo mag-humble sa kanya. Sa church, merong discipline sa ayaw niyo at sa gusto. Kung walang discipline, you will do whatever you want to do. Walang change na mangyayari sa'yo. Yung mga hindi committed sa church na pasimba-simba lang, walang masyadong change, walang pagbabago. Matintay ng small group, maging part tayo ng gawain ng Diyos, at tayo i-allow natin na ang disiplina ng Diyos maranasan natin. Amen po? Hindi ka matututo pag walang disiplina. At maraming mga laki sa layaw, Jeprox, na hindi marunong magsaing, na hindi marunong gumawa ng gawain bahay. Be humble. Let go of your pride. Amen po doon. And don't get stuck. See, pag hindi mo natutunan ang pagpapakababang loob, may stuck ikaw. Okay, ano yun? May stuck ka saan? Let go of your past. Yun ang ibig sabihin, don't get stuck. Huwag mong bayaang ikaw ay ma-stuck o maging paralyzed sa isang sitwasyon, bunga ng nakaraan ng iyong buhay. Huwag mong pabayaan na ito'y mag-hinder sa iyo to move on. Tanong niyo, napakarami mga tao, lagi niya sinasabi yung iyong nakaraan. Pastor, ako po'y nagba-Bible study dyan noong araw. Saan po kayo nagba-Bible study ngayon? Dito sa lugar na ito, sabi niya. Pastor, nagalugad ko na po yan noong araw. Pastor, ako po'y sumakon loud eh, noong araw. Eh, nasaan ngayon yung kausap ko? Abay, nasa kulungan, drug addict. Ang inukwento niya, yung noong araw. Lagi na lamang nabubuhay sa noong araw. Noong unang panahon. Amen po ba tayo doon? Lagi natin, let go of your past. Pag hindi mo ma-let go ang past, hindi mo ma-experience ang forgiveness. Hindi mo ma-forgive yung nakakasala sa iyo because you cannot let go of your past, yung nakaraan mo. Hindi mo ma-let go. Meron ka pa rin bitterness sa iyong puso. Marami nagtaas kanina tungkol sa bitterness. Yung po'y uso sa mundo. Lagi na lang may makaka-offend sa iyo. Magulang mo, kapatid mo, tiyo mo, mamumulestya ka ng sariling pinsan mo, at kung ano-ano ma-experience mo sa buhay dito sa mundo. Amen po ba tayo doon? Sabihin mo sa iyong katabi, lahat ng yon panandalian. Lahat ng yon gusto ng Diyos na i-let go mo sa iyong buhay. Gusto niyang hayaan mo nang ito, ang nakaraan mo, huwag mo nang balik-balikan sa iyong buhay. Amen po ba tayo doon? Maraming mga tao hindi makalimutan ang kanyang failures. Maraming mga tao hindi makalimutan yung mga fault. At higit sa lahat, hindi niya makalimutan yung kanyang success story. Kaya tuwing siya may magagawang masama, ang lagi niyang palulutangin, hindi mo ba alam na ako ang founder? Na ako ang sumulat ng librong ito? Na ako ang gumawa niyan? Hello, naanyo ba tayo? Babalik mo ngayon doon. Anong mangyayari sa iyo? Pag yung success laging umuukil-kil sa isip mo at hindi mo inile-let go, pride. Ano ang mangyayari sa'yo pag yung nakaraan mong failure, mistakes sa buhay mo, ang laging umuukil-kil sa'yo, you cannot move on, you're stuck. Sabi sa Philippians 3, verse 13, ay ganito. Sabay-sabay. Mga kapatid,
hindi ko pinalalagay na tupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam ang nasa, ayon. So alam niyo, pag hindi mo ma-let go, you cannot move on. Pero pag na-let go mo, you can move on. Si Apostle Paul, kung nanatili sa kanya yung guilt, yung kanyang pag-atake sa mga Christians, yung pagpatay kay Stephen, yung kanyang buhay ng pagiging religious, kung hindi niya ito na-let go sa kanyang buhay, hindi siya makapumove on. Kaya sabi niya, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do." Sabi niyo mo yan, "One thing I do." Isa pa. Ano ang katumbas nito sa Tagalog? One thing I do. One thing. Isang bagay ang aking ginagawa. Okay? At sinasabi niya, "Ngunit isang bagay ang ginagawa ko." Sabay-sabay. Meron siyang focus. Tumayin kayo sa sandali. Maraming kasabay ang Linggo. Maraming sale sa SM, ganyan, mga sale. Hello, nandiyan ba tayo? Narinig niyo sinabi, sale pala, sabi ni Pastor. Kailan kaya matatapos ang sermon? Katal na ang katawan sa sale. Kaya tanong niya, pagka sale, maraming kasabay ang Linggo. Maraming binubuksang mga resort. Pagka Linggo, may kasalan, may binyagan, may kainan, may birthdayhan. Amen ba tayo nun? Nagagasama ko doon. May piyestahan. Nakaw kakaunti na nga atin sa church. Pagka may piyestahan. May events. May selebrasyon ng mundo. Nakikinig pa ba kayo sa akin? Kayo ba yung mga kaibigan ko pa o handa na kayong gulpihin ako pagbaba ko? Eh napakaraming competition ang Diyos sa mga tao. Napakaraming kasabay. Sabi niya, ngunit, sabi niya, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na nasa hinaharap. Hindi siya nai-stuck doon sa kanyang nakaraan. Amen po. Wala sa kanya yung mga guilt, yung grief, yung mga grudges, yung awayan nila. Wala na. Nalimot na niya. Nag-church nga kayo, pero pag uwi mo at nagwawalis sa tabing bahay yung kapitbahay mo na nakasagutan mo ng isang linggo o kanina lamang bago ka nag-church, kasaya-saya mo, "Purihin ang Panginoon." Che. Biglang naiba ang mood. Hello, nag-guess mo ba ako doon? Tingnan niyo po. Don't get stuck. Let go of your past. Amen po. Sa Hebrews 8:12. Okay, sa Hebrews 8:12. Gusto ko pong makita natin itong sa Hebrews 8:12 kung paano ito ay makatutulong sa atin. Tingnan niyo po. Ang Panginoon ay mayroong ganitong pag-uugali. Sabi niya, "Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan." Sabi mo sa katabi mo, kasama ang iyong kasamaan. Kasama ka doon, sabi mo. Sa katabila naman, sabi mo, kasama ka doon. Sabi niya, "Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan, sa aking kasamaan. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa." Ngayon, pag ikaw alala ka ng alala ng kasamaan ng iba o kasamaan na nagawa mo, di ba, yun ang talagang tunay na issue. Gusto ng tao ay maging parang Diyos. Ang paraan, how to let go. Paano ba ilalet go? Ibig sabihin, how do you forget yung nakaraan mo? Malilimutan mo ba yon? Ano yon? Amnesia, temporary amnesia para malimutan mo yung ginawa, yung alimura, yung sinabi sa iyo, yung sinalita sa iyo. No. Hindi po mangyayari yon na makalimutan mo yon. Nag-guess mo ba ako doon? Ang magagawa mo sa tulong at biyaya ng Panginoon ay hindi ka na maapektuhan nun. Kaya kung yun ay nakaka-apekto sa iyo, yan ang issue. Yung pangyayaring nakaraan ay nakaka-apekto pa sa iyo, yun ang tunay na issue. At nais ng Panginoon, papagtagumpayan natin yun, hindi na yun maka-apekto sa iyo. Paanong paraan? Ang tiwala mo ay sa Diyos. You can let go of your past. Ang tiwala mo ay kay Yahweh. Amen po? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. In all your ways, acknowledge mo ang God. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang magtiwala sa iyong isip, sa iyong emosyon, lalong-lalo na sa iyong puso. Ang puso ko, sinasabi, huwag kang magtiwala sa iyong puso. Ang magtiwala ka ay sa ating Diyos. He knows all things. Alam niya kung anong direksyon ang nararapat para sa iyo. Alam niya ang purpose mo. Amen po. At yun ang didiscoverhin. Sabi niya, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord of hosts, thought of peace and not of evil, to give you an expected end." Kaya kailangan nating alamin ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Pag na-discover natin yun, wow, magiging iba ang takbo, magiging iba ang iyong pananaw. Hindi ka na maapektuhan ng iyong nakaraan. Ang bagay na dapat nating kalimutan, sabi niyo ngayon, dapat kalimutan, iyon ang laging natatandaan. Nakakatawa, di ba natawa? At yung mga bagay na dapat nating tandaan, yun ang nakakalimutan. Sabi mo sa katabi mo, bad yun. Sa kabila naman, bad yun. Lagi mong tinatandaan, ng tinatandaan, ang dapat mong makalimutan at nakakalimutan mo ang mga bagay na dapat mong tandaan at ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, yun ang malimit makalimutan. Tapos, sisisihin si Pastor, inulit na naman ni Pastor ang mensahe. Oo, kasi ang mga dapat mong tandaan ay madali mong makalimutan. Kaya sabi mo sa katabi mo, para sa iyo ang message. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Dalawang bagay that you need to forget. Failures. Sino po nagkaroon na ng mga failure? Pakitaas ang kamay. Yung mga pagbaksak sa buhay, pakitaas ang kamay. Mga maling desisyon sa kanyang buhay. Amen po, hindi ba? Iyan ang dapat mong makalimutan. Amen. Nakaka-paralyze. Lagi kang stuck sa iyong mga pagkakamali. Hindi mo na makalimutan yung mga pagkakamali mo sa buhay and you cannot let go of it. Napakarami ko po nun. Kung hindi sa tulong at habag ng Panginoon, paralyze ako ngayon, I cannot move on. Hindi ako makaka-move on. Kung hindi dahil sa sipag ng panalangin ng aking napakaganda at napakabait na kabiyak ng puso, ito po ay si Pastora Bessie. Kung hindi dahil sa kanyang matiyagang pananalangin sa akin, ako'y nagtataka pagising ko, bakit ganito? Iba na ang takbo ng pag-iisip ko. Iba na ang mga bagay na laging umuukil-kil sa akin na pagtatagumpayan ko sapagkat tayo nagpapanalanginan. Tigilan mo na yung regrets. Tigilan mo na yung sinisisi mo ang iyong sarili. Ang totoo niyon, walang luha. Matutuyuan ka ng luha. Pero hindi mo mapagbabago ang sitwasyon. Yung nangyari na nung nakaraan, hindi mo yun mapagbabago. Amen po? Sino sa inyo ang nagpapalahaw? Sabi, Pastor, paus na paus ako. Dahil ako'y nag-iiyak kagabi, talaga mapapaus ka. Pero hindi mo mababago ang iyong sitwasyon. Walang luha, walang pagpapalahaw, walang regrets, walang self-pity. Kahit kahabagan mo ng kahabagan ang sarili mo, magpabaril ka sa plaza, hindi mo mababago ang nakaraan. Amen po ba tayo doon? Nakukuha niyo ba ako doon? Amen. Kaisa ko ba kayo doon? Now, the only thing is to learn from the past. Hindi mo kailangan kalimutan, pero kailangan meron kang matutuhan. Pag may pagkakamaling nangyari sa iyo, ang tawag doon ay matrikula. Sabi mo sa katabi mo, nagmatrikula ka lang. Ha. Hello, naandiyan ba tayo? Nautangan ka, hindi ka binayaran. Nagmatrikula ka lang. Amen ba tayo doon? Umutang ka ng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naista ka doon, nagmatrikula ka lang. Ipanalangin mo, Lord, nais ko po itong malampasan at nangangako po ako sa pangalan ni Jesus na ako'y hihingi ng tulong sa iyo bago ko desisyonan ang isang bagay. Amen po. Pero nagmatrikula ka lang sa buhay. Gets niyo ako? Now, learn from it and let it go. And let go. Matuto ka, pero hindi dapat na makaapekto sa iyo. Ang pangalawa na dapat mong malimutan, success. Yung iyong success story na ito, amen po. Alam niyo, pag laging itong nasa isip mo yung the good old days ng buhay mo, na nung araw ganito ako, nung araw kami may-ari niyan, amen ito,
Meron akong mga kapatiran niyan, lalo sa Mindoro. Sabi niya, ito'y amin, nakikita niyo yung palayan na yan, pastor. Sa tatay ko yan. Eh, bakit nawala sa inyo? Doon nagkasakit po si tatay. Naipagbili namin yan, naipagbili lahat. Noon pong nag-aaral ng mga anak ko, ibinenta ko ng ibinenta, pati traktora, pati kalabaw, ibinenta ng ibinenta para makapag-aral ang anak. Hindi pa nakakatapos, nag-asawa na. Kaya napakaraming mga maling desisyon na nagagawa ang isang tao. Ang priority sa isang tao dapat mabago. Ang priority ng tao ay edukasyon kaysa buhay. Ang priority ng isang tao ay bahay kaysa buhay. Hello, walang tao sa bahay. Hindi naka-attend, walang tao sa bahay. Lagi na lamang yung bahay, kailangan may tao a bahay. Ay, mas mahalaga ang bahay kaysa buhay. Mas mahalaga ang edukasyon kaysa buhay. Hello, nanyo ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Nakikita niyo po yung mga kamalian na yun. Ang pinakamahalaga ay buhay na ang Diyos ang may lalang. At sa Kanya natin hahanapin ang may kinalaman sa success ng buhay. Amen po, sabi ng Panginoon Jesucristo sa Luke 9, verse 62 ay ganito. Okay, tingnan nyo. Sabay-sabay po, basahin natin. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Lagi na lamang yan tinitingnan ang nakaraan. Kaya kung ang laging nasa isip mo ay yung iyong success story, tinan niyo po, magiging complacent ang iyong buhay. Ano po yung sabihin ng complacent? Ito po, sa dictionary, ganito po ang meaning ng complacent. Satisfied with how things are and not wanting to change them. Hindi mo na gustong mabago. Satisfied ka na kung ano yung nandyan ngayon. Kaya, may stuck ikaw doon. So don't get stuck sa iyong nakaraan. Don't get stuck with your failures and don't get stuck with your success. Amen po ba tayo doon? Ang katanungan na ito, ano yung nasa isip mo na kinakailangan mong i-let go? Ano yung failure? Ano yung success story that you need to let go of in your life? Kailangan ito i-let go mo. Ipagkatiwala mo na sa Diyos. Nandiyan pa ba tayo? Nice na ipagkatiwala sa Diyos. Sino po ang gustong sa Diyos niya magtiwala? Pakitaas ang kamay. Kay Yahweh, magtiwala buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Buong puso at lubusan. Sabay-sabay. Buong puso at lubusan. Okay, isa pa. Mas malakas pa doon. Panginoon, tulungan niyo po ako na magtiwala ako sa iyo buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, mga plano mo, at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad pag ang tiwala mo ay sa ating Panginoon. Amen. Kaya tinan niyo po, napakaraming mga tao ang nagiging complacent. Kaya pagka tinignan natin sa ating sarili, anong dapat kong i-let go sa nakaraan? Anong dapat kong i-let go sa mga success story ng aking buhay? Ilista mo yan. Alam niyo, napakagaling natin mag-inventaryo ng ibang tao. Ito naman ay ganyan ang ugali. Yan naman ay talagang ganyan na. Kaya na inuumpay ganyan na. Okay, wag na. Humarap ka na lang sa salamin at sabihin mo yon. Ikaw naman ay ganyan na. Nasa harap ka na sa salamin. Ano eh? Habang ikaw ay nag-a-eyebrow, nagli-lipstick doon. Ikaw naman ay ganyan na. Noumpay ganyan ka na. Ayan. Inventaryohin mo ang iyong sarili so you will know what to let go of your past and what you will let go of your success stories at tayo manangan sa ating present buhay na hantong sa langit. Amen. Pangatlo, tinan niyo po, set a goal. Amen. Be humble. Okay. Ang susunod ay una, be humble. Okay. Pangalawa, don't get stuck sa iyong mga nakaraan, failures, and success stories. Okay? At sa pangatlo, set a goal in your life. Huwag kang walang direksyon, walang goal sa iyong buhay. Amen po. Ano ibig sabihin nito? Yan yun sa Philippians 3.13, ang ugali ni Apostle Paul. Ito ang kanyang lifestyle, ito ang kanyang pamamaraan na nais niyang ating i-consider sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtam
ang nasa hinaharap. Okay? But one thing I do, isang bagay ang ginagawa ko. Tinan niyo po. Napakaraming mga tao gustong gawin ng sabay-sabay ang lahat ng bagay. Maglaba, mamalantsa, magluto. Tinan niyo po. Pag pinagsabay mo yung paglalaba at mamamalantsa tapos maglalaba, ay napakaraming katal. Pasma nga abutin. See, ginagawa mo ng sabay-sabay ang maraming bagay na gusto mong gawin sa iyong buhay. At ikaw ay natataranta sa dami ng iyong gagawin. Pagpunta mo sa bahay, sabukot na sabukot ang mukha, hindi na makapagsuklay. Eh, paano po ba naman? Isang tambak ang gawain. Ay, yung mga gawain na yun, isang tambak, yun yung mga gawain na pinabayaan mo. Kung yun ay halimbawa, 2 linggo mo hindi ginawa, eh di isang tambak gusto mong gawin in one day. Kaya kailangan nating ayusin ang ating sistema para hindi po tayo natataranta. Amen po. Sino sa inyo nakaranas na mataranta sa dami ng gagawin? Hindi po ba? Nasabi rito, huwag kayong mataranta. Amen po. Reaching forward those things which are ahead. Tingnan natin yung mga darating at matuto tayong mag-concentrate, mag-focus. I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, matuto kang magkaroon ng focus. Tingnan niyo mga taong walang focus, gustong maging gusto niyang matutunan niya ang lahat ng bagay. Ang tawag natin doon, jack of all trades. Sabi niyo yan, jack of all trades. Ito pala yung jack of all trades. Marunong magkarpintero, marunong magmekaniko, marunong magtubero, marunong lahat. Eh ano ba talaga ang expertise mo? Wala. Nung araw, pag tiningnan nyo talaga yung origin itong jack of all trades, yun ay positive. Jack of all trades, hindi po yung negative. Alam nyo ngayon, pagka narinig natin yung salitang yan, negative. Jack of all trades, master of none. Wala kang expertise. Alam nyo yung walang expertise, kalat-kalat ang kanyang lakas. Marunong siya nito, walang ito, pero hindi magaling. Nagigets ba ako doon? Wala siyang expertise. Ah, marunong din po ako magmekaniko. Eh, marunong ka magtubero. Marunong din po ako magtubero. Pag ginawa niya yung tubo, may tulo. Marunong ako magmekaniko. Pag ginawa niya yung makina, may tulo. Lagi na lang hindi kumpleto, hindi siya expert, walang expertise. Jack of all trades, master of none. Wala siyang master na ginagawa. Mga minamahal ng Panginoon, lalo na yung mga kabataan. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon, gustong pag-aralan ng lahat. But ito tanggapin ninyo, you cannot know all things. Hindi mo kayang alamin ang lahat. Amen po. Hindi mo kayang matutuhan ang lahat. Hindi mo kayang magawa ang lahat. Naniniwala ba kayo doon? Meron kang limitasyon. Sa Amerika, nasanay ako, tinan nyo. Pag ako yung magpapagawa ng brake ng sasakyan, hindi ako pumupunta doon sa shop na ginagawa ang lahat. Nag-tune up, lahat ginagawa. No? Pupunta ako doon sa isang shop na wala siyang ginagawa kundi brakes. Expert sa brakes. Kapag pinagawa ko sa kanya, saglit lang ang aking brakes. Doon ako nagpupunta sa kung saan expert sa transmission. Expert siya doon, saglit lang ang ginagawa. Pero pagka pumunta ka doon sa jack of all trades and master of none, magpapabalik-balik ka sa ginagawa sa iyo. Eh, amen po ba tayo doon? Now, nais ng Panginoon na tayo ay merong focus. Sabi ni Apostle Paul, but one thing I do. Okay? Isang bagay ang ginagawa ko. Sabay-sabay. Isang bagay ang ginagawa ko. Okay? So, mag-specialista tayo sa isang bagay. Ano yon? Sa 1 Corinthians 9.24, tinan po ninyo. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang magkakamit ng gantimpala, kahit pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpala. We're talking about the reward na bibigay ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Don't waste that reward na meron ang Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po. Kung natatandaan ninyo noon, okay, meron akong isinyer sa inyo tungkol dito kay Maria at saka kay Martha. Yung po pagyang sa Luke chapter 10, ano? Na si Maria at saka si Martha dinalaw ni Jesus. Ngayon, ito pong si Maria,
siya ang cook, siya ang nagluluto. Alam ko si Maria, marunong ding magluto. Pero si Martha, ang talagang abalang-abala sa maraming bagay. Okay? Amen po ba tayo doon? Sabi niya ng word yan, abalang-abala sa maraming bagay. Jack of all trades. Natataranta sa maraming bagay. Ang babang ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Itong Maria, yung sister, naupo sa paanan niyang Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Sabi niyo yung word na yun? Naupo sa paanan ni Jesus. Nakinig sa kanyang itinuturo. Okay, ngayon. Verse 40. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Okay. Ngayon, ano sagot ng Panginoong Jesucristo? Martha, Martha. Naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Gamitin mo nga ang pangalan mo doon sa Martha, Martha. Okay, okay. Ready? Handa ba kayo magpakumbaba? Yan ang first step, humility. Okay, sabihin mo ang pangalan mo, okay? Okay, ready? 1, 2, 3, okay, go. Okay, isa pa. Pangalan mo, 2 times, okay, go. Okay, naliligalig ako at abalang-abala sa maraming bagay. Woo! Walang baka natin ang Panginoon, amen! At tapos, etong sabi ng Panginoong Jesucristo, but one thing is needed. Isa lamang ang talagang kailangan. But one thing is needed. Isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano yung lalong mabuti? Hindi ba ang paglilingkod kay Jesus ay mahalaga na ikaw ay nagluluto ng pagkain para sa kanya? Higit pa sa pagkain sa tiyan, ang nais ng Panginoon, ang iyong pag-ukulan ay pagkain espiritual na mananatili magpakailanman. Nais niya na ikaw ay magkaroon ng kalaguang espiritual. Makita mo yung mga bagay na hindi mo dating nakikita, ang pananaw mo ay mababago tungkol sa problema sa buhay. Tungkol sa mga nakaraan mo, yung mga failures, faults of others, yung unforgiveness, hindi ka makapagpatawad, yung bitterness sa puso, nais niya ito, mapagtagumpayan mo sapagkat ang lahat ng yun ay temporal. Hello, nandiyan pa ba tayo? Ang ating utang na malaki, ang ating kasalanan, binayaran na ng Panginoong Jesus. Huwag mo nang problemahin yung mga bagay na yon sapagkat may planong mas maganda si Jesus kaysa sa iniisip mo. Maganda ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At tayo mahal na mahal ng Panginoon. Amen. Ito, 2 Corinthians 5:9. Okay, tingnan niyo po, sabi ni Apostle Paul. Ano ang goal? Set a goal. Ano ang goal ni Apostle Paul? Kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. Therefore, we make it our goal, our aim, yung ating utmost. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. Kaya tinan niyo, marami tayong mga maling pagpili. Marami tayong mga maling pagpili sa ating buhay na pagharap natin sa Panginoon, hindi nang mahalaga. Alam niyo yung cheering squad sa langit. Okay. Nandun yung ating mga nauna sa atin. Hebrews 12:1. Okay, tingnan niyo po. Hebrews 12:1. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Ibig sabihin yung mga mananampalataya, yung mga martyrs, yung mga saints, yung mga nauna sa atin na namatay na. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Amen po. Kahit nagbubunyi ang mga mahal natin sa buhay, ang ikinukwento sa kanila ay puro mabubuting balita. Alam mo yung anak mo nag-church na sa HTBC, nakinig kay pastor, tumanggap kay Jesus. Yay!
Pero sabihin, ang anak mo nakabili ng lupa sa Sabang, tahimik. Ang anak mo nakabili ng Vios, paborito niya yung Vios na bago, tahimik. Hello, nandiyan ba tayo? Ang anak mo nag-repent, nagsisi sa kanyang kasalanan, yay! Mayroon cheering squad. Amen po. Mag-practice nga tayo, yay! Woo! Amen! Yan ang good news ng tayo sama-sama na nagpupuri sa Diyos. Amen po. Tignan niyo po sa Acts 20 verse 24. Huwag nang gayahin ang pagkakamali ni Martha. Do not make this the same mistake as Martha. Piliin natin yung higit na mabuti. Amen po. Sabi niyo, pipiliin kong higit na mabuti sa pangalan ni Jesus. One thing is needed. Isa lamang ang talagang mahalaga. Yun ang pipiliin ko, ang talagang mahalaga. Ang salita ng buhay na nakapagpapabago. Sabi ni Apostle Paul, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Sino pong gusto maging bahagi noon? Tagapagpahayag ng mabuting balita. Gusto noon pero hindi marunong. Napakasimple. Huwag kayong tumigil sa pag-attend. Mag-join kayo ng small group. Matututo kayo kung paano ibahagi ang mabuting balita. Matitrain kayo at hindi matatakot na ishare ang mabuting balita. Hindi kayo matatakot sa rejection. You will not fear rejection na para bagang pag nireject ka, inalimura na ang buong pagkatao mo. Hindi totoo yan. Amen po. Pag ikaw ay nag-share, tumanggap siya at hindi, natutuwa sa iyo ang Panginoon. Ikaw ay kaisa niya. Amen. Amen po. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, tinan niyo po. Tignan niyo ang kanyang focus. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtam ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nanadabik sa muli niyang pagparito. Merong crown of righteousness. How do you keep on keeping on when things get discouraging? Meron mga sitwasyon ba sa buhay natin na discouraging? Mga anak mo kung kailan ka tumanda, hindi gumagalang sa iyo, very discouraging ang sitwasyon. How do you keep on trusting the Lord? Amen po. Number one, don't become complacent. Huwag kayo yung parang satisfied na sa kalagayan mo, yung parang kontento ko na, ayaw mo nang mabago ang mga bagay. Amen po. Keep on praying. Don't become satisfied with short-term victory. Yung mga panandali ang katagumpayan, huwag kang manatili na manatili doon. Sabi ni Apostle Paul sa verse 15 ng chapter 3, ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipauunawa sa inyo ng Diyos. Amen po. So, harapin natin ang ating mga kabalian, yung ating future, harapin mo yan. Yung mga former things, kalimutan na. Yung mga nakaraan, kalimutan na. And be teachable. Be teachable. Huwag mong protektahan ng protektahan ng iyong pride. Okay? Be humble. Alisin mo yung kapalaluan and be teachable. Pag kinukurak, tayo magpasalamat sa Diyos. Ang kailangan lamang ay pagpatuloy natin ang ating natutuhan. Philippians 3:16, sabay-sabay. Ang ating mga merong pagpapatuloy, mga minamahal ng Panginoon. Marami na po nakikinig na blessed, magagandang message. Hindi ipinagpatuloy ang mga naririnig at natututuhan. And then something goes wrong. Kaya kailangan po natin yung pagpapatuloy. You keep on yung pong learning. You keep on learning. Huwag tayong maging tamad
sa ating kalaguang espiritual. I mean po, the moment you stop learning, you stop growing. And when you stop growing, ito po ang problem, you're dead. Pag nagsimula kang mawala na ng kalaguan, ito na, simula na ito. You're drifting away. Pag ganun-ganun ka na, wala kang ginagawa. Pag nagsimula kang walang ginagawa, subukan mong umupo sa dagat, sa salbabida. Huwag kang kumampay, huwag kang gumawa ng kahit ano. At natulog ka. Pag gising mo, aba, nasa laot ka na. Nasa tabi ka na ng koridor. Papadpadin ka. Marami man, pop. Ito na ang barko. Kinakailangan tumabi ka. Nasa laot ka na. Bago mo makita, nasa malayo ka ng lugar. Why you're drifting away? Because you are not doing anything. Amen po. You're complacent. And be patient. Be persistent. Okay? Sabihin nyo yun. Be persistent. Ibig sabihin po nito, ito ang pagkakataon na tayo ay maging makulit. Amen po. Meron pangako sa pagiging makulit natin. Ito po, Galatians 6:9. Kawahuwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Oo. Siyempre, ang ibubulong sa'yo ng Diablo, mag-church ka na naman, sinasayang mo ang oras mo doon. May pera ba sa church? May pera ba sa church ninyo? Ay, ang tao naman, lagi na lang sa pera, na lang sa pera, no? May pera ba sa church ninyo? Nakakapera ka ba doon? Ba't ka ba atin ng church? Okay? Now, refuse to quit and be persistent. Amen po. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Tayo'y magpatuloy lang. Amen. Sa Philippians chapter 1 verse 6, tinitiyak ko sa inyong ang mabubuting bagay na pinasimulan sa inyong Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik kay Kristo Jesus. Pastor, hindi na po mababago ang aking asawa. Pastor, hindi na po mababago ang aking sitwasyon. Pastor, ganito, sinabi mo eh. Pero kung sasabihin mo, Pastor, walang hindi magagawa ang Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam kong sa lakas na ipinagkaloob sa akin ni Kristo, ay magtatagumpay ako. Sabi ng Panginoon, ayon sa iyong pananampalataya, ay mangyari sa iyo. Sa Matthew 9:29. Ano ba ang pananampalataya mo? Yung negatibo o yung positibo? Alin ka doon? Alin ba ang sa iyo? Yung promises ng God o yung iyong pananaw? Ano ba ang pinakikinggan mo? Ang kalooban ng Diyos o ang iyong kalooban? Ang puso mo ang pinakikinggan mo? Nag-guess niyo ba ako doon? Ang pakinggan natin ay siya. Ang mga bagay, tinitiyak ko sa inyo, ito'y 100%. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Walang hindi magagawa ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin siya. Don't give up. Don't give up your marriage. Keep fighting the good fight of faith. Don't give up your career. Amen po. Evaluate natin ang lahat ng yan. Huwag kayong basta na lamang i-give up ang mga bagay sa iyong buhay. Amen. Amen po. Fight the good fight of faith. Amen po. Huwag mong i-give up ang iyong relationship sa God. Don't give up. Relationship to your kids. Don't give up. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang hindi mapagbabago ang Diyos. Amen po? Matigas man puso ng hari na pagbabago ng Diyos. Amen po. At lagi natin tatandaan na ito. Ito po ang ating church. Always remember, you're never a failure till you quit. Hindi ka failure hanggat hindi ka gumigive up. Amen po? Sabay-sabay, I am never a failure if I will not quit. Kung hindi ako magkukwit, I will not failure. I am not a failure. Merong magandang plano ang Diyos para sa iyo at para sa akin. At sa ating church, mga kapatid, ito'y lugar ng mga imperfect na tao. Sino po dito ang perfect na tao? Walang pagkakamali, walang kasalanan. Meron po bang perfect na tao dito? Sino dito ang imperfect na tao?
nagkakasala, nagkakamali, pakitaas po ang kamay. Welcome to the family of Holy Trinity Bible Church. Mahal po kayo ng Panginoon. Ito po yung grupo ng mga imperfect na tao. Kaya yung mga perfect na tao, wala na rito ngayon. At naganap na sila ng perfect na church. At dahil sa kanila, imperfect na rin yung church na yon. Sapagkat tayo po ay mga imperfect na tao. Nagkakamali tayo at nagpapatawaran tayo at nag-uunawaan tayo. Amen? Nagmamahalan tayo at nagpapanalanginan tayo sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Ito'y tungkol lahat sa kung paanong tayo ay magkaroon ng kalaguan. Sa ating church, dati ka mang mamamatay tao at ikaw'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo, binago ka na ng Diyos. Si Apostle Paul, dating mamamatay tao, naging apostol ng Panginoong Jesucristo. Kung maghihintay ang Diyos ng isang perfect na tao para maglingkod sa Kanya, walang makapaglilingkod sa Kanya kahit isa. Kaya tayong lahat na naririto ay mga imperfect na tao sa Kanyang lahat kasi ang kapurihan pagdating ng araw na yon. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. Walang magmamapuri sa harap ng Diyos. Ang ating church, ang Holy Trinity Bible Church, focus sa future na inihanda ng Diyos. Goal. Meron tayong goal. Ang goal natin is to win 10,000 souls in my lifetime. Ang lifetime ko ay hindi lifetime ng marami sa inyo, lalo na't yung mga kabataan. Kung ako'y typical, 70 years. Ilang buwan na lang? 67 na ako. I got 3 years to go. Amen po. I have to win 10,000 souls. Amen. Kasi yung pong nilagay ng Lord sa aking buhay, at hindi man yun mangyari, alam ko pong yun ay mangyayari sapagkat ang bawat isa sa inyo ay hindi magpapabaya hanggat merong hindi ligtas sa bayan ng naik. Amen po. Ang ating gawain, hindi niingas kugon. Sisimulan, tapos titigil pagkatapos. Pag sinimulan natin, diretso, hindi natin ito titigilan. Hanggat merong hindi ligtas doon sa lugar, hindi natin titigilan. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Pag nalaman mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo, magiging simple ang buhay mo, magkakaroon ka ng focus, amen po, magkakaroon ka ng direksyon, hindi mo alintana ang anumang pagsubok sapagkat alam mo sa kabila noon ay ang mga pangako ng Diyos na laan sa mga umiibig sa Kanya. Sa iyo at sa akin, mananatili tayo magpakailanman sa piling ng ating Ama na nasa langit. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Heavenly Father, maraming salamat po, Panginoon. Kayo po'y nagpahayag ng kalooban ng Diyos nung kayo nagkatawang tao at iyong sinabi na hindi ka naparito para sa mga banal. Ikaw'y naparito para sa mga makasalanan upang sila'y magsisi, taligdan ng kanilang kasalanan, manumbalik sa Diyos at makapiling niya magpakailanman. Sambitin niyo po ang panalangin ito, mahal na Diyos, buong puso at kaluluwa, isinusuko ko ang buhay ko sa iyong mga kamay. Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob po ninyo sa akin. Sa iyong lahat ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen.